Yo, what's up mga kaibigan? Nalino tayo magkwentuhan. Napag-uusapan nga natin na nagkakaroon ng problema ang Lakers sa pagkuha ng mga free agents. May listahan nga sa LeBron bago mag-umpisa ang free agency, subalit ni isa dito ay wala silang nakuha. To the point na wala silang nakuha kahit isa man lang na free agent ngayong offseason. Kaya naman ang dumagdag lang nga sa kanilang team ay ang dalawang rookie, Dalton Connect at panganay na anak ni LeBron na si Bronny James. Ngayon naman ay lumabas ang report na inimbitahan ng Lakers ang close friend at paboritong teammate ni LeBron sa Cleveland Cavaliers ayon mismo sa kanya na si Chetty Osman para sa isang training camp deal kung saan tinanggihan nito ang invite ng Lakers. At kanina lang nga ay inanunsyo din na matapos ang 7 taon sa NBA, siya ay patungo na sa EuroLeague matapos na pumirma ng kontrata sa sikat na Greek team, ang reigning EuroLeague champions Panathinaikos, kung saan ang coach ng team na ito ay ang coach din ni Chetty Osman sa Turkey National Team. Ganun pa man, this is a bad look para sa Lakers. Madaming rumors kung saan inaayawan sila ng mga players ng free agency. Subalit ngayon, kahit nga mga players na wala na silang kalaban o wala silang kaagaw sa NBA, ay mas pinipili na lamang ang EuroLeague guys maglaro para sa kanila. Hindi nga natin tiyak kung humihina ba si Rob Pelinka na makipag-negotiate sa mga agents and players, o sadyang hindi lang maganda ang image ng Lakers lately dahil sa patuloy na pagbalasa ng mga players and coaches. Ano ba masasabi nyo sa patuloy na pagtanggi ng mga free agents na maglaro para sa Lakers? Habang good news naman sa mga fans ng Denver Nuggets, bagamat underwhelming ang naging performance niya sa Olympics, si Jamal Murray ay malaking parte ng Denver Nuggets at ngayon ay pumirma na ito ng 4 years 208 million contract extension na magiging dahilan ng kanyang pagiging parte ng team na ito hanggang sa taon na 2029. Dahil dyan ay kandado na nga ang kanilang OG trio. Si Nikola Jokic at Michael Porter Jr. ay under contract pa hanggang sa taon na 2027, habang si Aaron Gordon nga ang kailangan titigan na maigi dito ng mga teams dahil may kontrata pa siya hanggang sa next season. Subalit matapos ang season ngayon, sa 2025 offseason ay may player option si Gordon. Ibig sabihin ay pwede siyang pumasok sa free agency. At itong malaking bagay mga kaibigan, dahil kapag nagkaroon ng bad playoff run ng Denver Nuggets ngayon, tiyak nagagawa sila ng mga pagbabago. At ang unang tititigan dito ay ang expiring contract ni Gordon. Ang Nuggets ay may tatlong option. It's either i-extend mo ito, meaning may apat ka ng max player. Kaya naman mapapalibutan ka na ng mga minimum level players at malaking tax din ang babayaran nila. Pwede mo siyang i-trade para at least naman may makuha kang kapalit kung sakali man na umalis siya. O kaya naman hayaan mo na ito na pumunta sa free agency kung saan tiyak na madaming team ang mag-o-offer sa kanya. Tulad na lamang ng ginawa ng Warriors kay Klay Thompson at nakita naman natin ang resulta nito. Subalit mawawala nga ang problema na ito ng Denver Nuggets kapag nagkampiyon sila dahil tiyak na gugustuhin ni Gordon na manatili kahit na mag-take pa siya ng pay cut. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?